Okay, nabay na bigyan ng ating main Aten Sikang. Aten Sikang, sige na bro, clear. Aten Sikang, bro. Congrats sa inyong lahat, bro. Winner, bro, winner. Natapos na din ang kanilang mainit na debate. Ngayon, susunod na open forum. Sa dilit pa, pasalamatan na ito, pag-usap. Okay. Wala na, si Bro Gilliam, di isang mukhang open forum. Sige, bro. Sige, bro. Salamat kay ginatagan ko ni Bro Gilliam o handumanan na mo, remembrance na mo. Ako ni sa Facebook, sige, may trustok, ano pero sa personal, amigo, kayo ni. Gitagaan ko niya o libro, salamat ko ni Bro Gilliam. Halimbawa sa bro, ako sa nang iguan. Ano ako na si Brad Amancio? Mahuta na si Brad Amancio ni Bro Wittin. Okay, atong i-acknowledge na adiay ang atong mga kaigsunan ng mga 70 Adventist gikan sa sindangan, bro. Sila. Okay, pwede mahuta na ni Brad ni. Ako, dire mo bro. Napo na dire si Bro Romel Estrella, ang kanhi pastor sa Born Again, bro. Baptist, karon ni ana sa sabakan sa simbahang Katoliko. Atong i-acknowledge ang ato ang mga bisita ng mga Seventh Day Adventist nga gikan sa sindangan mo, bro, no? Naa ni si Jason Torno? Wala. Kisa rin na si Anselmo, Ronald Anselmo na? Wala. Apo tao, hindi ang Amasyo. Okay, welcome mo din, bro. Saka mo din, bro. Akin sa'yo una nga mga tana kay na si Brad Wendell, andam ng manugag. Bro, paliho, bro. Saka na mo din, bro. Ay, bro. Ha? Ah, ikaw na wala mga tanong, sige. Brad Amancio. Brad Amancio, bakit? Dili ka si Bro Gilliam. Okay, ato yatag ni Bro Amancio. Okay, ako na mga mutala. Ramatalis pa niya ako mga kaupon ni mutala. Ako pang mutala, Brad Wendell. Imo mang gikamit na nga ang mga sabadista, daghang ipang abort ng mga bata na sa ospital. Ako pang muta. Tinuod na. Ang tanong niya, ang pagkutana, tinuod ba? Nasaan yung magasina? Niya gitawag na nasa yung magasin na abortion is murder. Basahon na to. Basa ka. Ali. No, yun no? Basa na magasin ninyo ha? Ito, magasin no? Okay, magasin ninyo. Sa 70 Adventist. Ito ni Robert Page, main director ng Ministry Magazine. Nasa online pa rin yun nyo. Pwede ninyo i-download. Ito. I believe if you do a bit of research, you will find that majority of Adventist hospitals permit abortion on request. American Hospital Association Guide to the Healthcare Field 1986 lists 12 of the 56 Adventist hospitals in the United States as offering abortion services, including a program and facilities. Okay. Baka matiwa sa ubasa, kaya hindi ka ninyo. Inalagi ko ang makutid, pero ang kumid ay kang midkit na yun eh. Kang midkit na kutid, nga di sulatan ganin siya sa presidente sa atitis, kaya hindi nga against ang ipinit sa abortion. Kang boosters, miskit pa nga sulat, inong dikot. Ako pahuta na. Ako pahuta na. Sa realidad, gitugot ba sa gobyerno nga ang Osaka Hospital buhimog abortion? Sa United States, nag-iskotan niya, legal ang abortion. Dili sa ato, illegal ang abortion. Kaya may petition dito na kahit pa yung ilan ninyong mga miyembro at ilang pastor ay against, merong mga hospital ng 70 Adventist nagsagawa ng abortion. Malala yun! Uyang nga mag-ibasa din eh, against abortion. O to, the decision and the decision. Ngayon ni Lele, ngayon mo nag-dito ni Lele, ngayon mo na, according decided for or against abortion to the physician and at the physician,
Inuod na nila. Inuod na na kayo. Inuod na. Pero ayaw lagtawin mo na bayan na bisag tunay agens tila na hospital ang naghimong abusyon. May mga agens. Pero bisag may mga agens, may mga hospital ninyo na napatay o bata sulod sa tiyan, sa Tabuanggan, naana, o luna kay bahayag, lain, may tumot sa abusyon nyo. Busa, iusap-usap, sa general conference, ang baruganan nila, may tumot sa abusyon. Imo naman ang nauna, kasi kamigtik kayo. Ako na, kasi kasunod, si Mimtik said, I knew it, if you not been aggressive for you to find that majority of the princess visited peace and abortion. Si Mimtik, ano na, kahit kung anong kuti ka na ni Mimtik, disulatan ka na sa presidente, sa general conference nga against ang kon ang abortion sa mga hospital. Na, muna ito ang yung Mimtik mo na nga, kung chore, mga kanyang petition, pinapinood kay Mimtik pa na, disulatan ka against ang abortion sa mga hospital sa mga abortion. Na, imutuan. Natural na sa inyong mga sinilihan. Oh, nabisan pa doon ay against na ay nagpadayon 12 ka-hospital nag-abort, nag-offer. Oh, basahan na to, ha? Adventism and abortion. So what is the truth about Adventism and abortion? Is abortion on demand the norm for Adventist health instructions? On this question, MC Mimtik said, sa balista ito, hindi ko katoliko. Oh, si Mimtik Adventist, si Mimtik. Oh, listen, sa mga kaitay. Nasa magasin, hindi ito. Oh, sabi nito, MC Mimtik said, I believe if you do a bit research, you will find that majority of Adventist hospitals permit abortion on request. Ang bahayag ito ng Adventista. Kahit merong mga total, ano daw? On request. O, ito ang gusto, ang binasa niya. Gusto niya ito lang. As an explanation, the president of Washington Adventist Hospital wrote in a letter to Bolster Mimtik for notification, the administration, therefore in good faith, leaves responsibility of deciding for the for or against abortion to the physician and the bishop. Ang klaro, di mo na unawaan ang English? Anong sabi? Ang sabi dito, abil sa iyo na ito ha, huwag masaktan niya. Ang sabi, ang gingon din eh, ang administrasyon nagsulat kang Bolster Mimtik. Nga ang administrasyon, sa administrasyon, administrasyon sa hospital. Therefore, in good faith, pagyukuno, sa maayong katuyuan, iya ilang gisalig sa doktor o sa pasyente kung mohimo ba silang abortion. Wala mag-ingon din. Tawa ko! English! Pwede mo na masabi ng English? Responsibility of deciding for
or against abortion to the physician and the patient? O kaklaro ka na, dinisayo na to. Ang sulat, pagkalisok ko ng English, oy. Oh, kuya, hindi ang English, oy. Magkadugo mo na itong ilong. Kaklaro ka na, mabasa lang niya ang against. Dito na yung against. Against ang day. Ang sulat sa Seventh Day Adventist nga administrator, iyan gitug iyan. Sa'yo na ito ha. Kanyang sa'yo na ito kayo. Iyan gitug iyan sa doktor o sa pasyente kung uyon ba sila o against ba sila sa abortion. Muna na nga, nabasahan ang ilang abits. Easy-easy. Muna ang hirap talaga ng English. Magdadugo kung saan eh. O, naingon na eh. The American Hospital Association Guide to the Health Care Field in 1986. List 100, list 12 of the 56 Adventist hospitals in the United States as offering abortion services, including e-program and facilities. Eh, andito tayo. Kung against kayo sa inquisition at pinutol-putol ninyo, napakalinaw ang nakasulat. Oh, balik-balik, balik-balik. Ano dito tayo? Balik-balik-balik. Sana, Brad Wendell, dinigid ay pakulo ay ikwa sa among pangalya. Dinigid ito mo sa boso. Sa ito pa, dinigid yung pagtulong ang sabad na bista na mag-abort o bata. Sa ito pa, mga doktora na o kapagawa ng buot. Pero dinigid yung sabad na bista ang pagtulong ang mag-abort o bata. O yung masabot, anak. Ang sabad na bista, gani ang nagsulat. Nga ang desisyon ko na itugyan sa doktor o pasyente kung magawat ba o against ba sa abortion, susunay mando. Walay maruganang nadili. Dapat magparong nadili. Pero kung saan maruganang nagipagawas? Ang maruganang nagipagawas naa sa doktor, naa sa pasyente, kung dawaton ba ang abortion, busag ingon din eh, doon ay mga hospital, nag-abort o bata. Mas kuyaw na si Inquisition. Sa Inquisition, katawan lamang ang napatay. Ngunit dito, katawan at kaluluwa, including the soul of the parents. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon ang tao ipinanganak sa mundong ito. Napakalinaw yan. Walang paninindigan ang Seventh Day Adventist dito sa binasa natin. Against kami sa abortion. Oo lang eh, na. Isa na isa di ang lugar. Hindi ba napatulun ang sa Seventh Day Adventist? Di hapag wala sa pag-doktor ang pag-isip ang desisyon nyo. Wala ginawa nga katulun ang Adventist nga. Bukod na mong sa bata, kahit isinuot ko na, kayo ang among-among paningot. Ihatag na ang desisyon sa kurubilig yung napatulunan sa ilan ang desisyon sa ospita, sa doktor o sa mga pasyente kung abort ba dili, pero siwala ka nila ang patulunan sa dentist ng ramo kung abort o bata. Kung ipasabutin yung mga yan, okay? Kung ipasabutin, imuwanigun yung patulunan sa dentist ng ramo o bata, sa'yo ka nga yung magsabot niya. Ihatag na sa katulun. Kung hindi katulunan, ilang desisyon sa presidente o sa doktor, di mo hindi kapatulunan sa mga sabagista nga dito sa nga, pag-abort mo bata, kapag mga hospital, abort mo bata, hindi naman magtulunan, imuran na itukang-dungang, sa mga ipagsabot niya, sabot ni mo, pero hindi naman naman ipagsabot. At aga na lang pagbigay yun sa iyong hinanakit. Ako tayo, naman tayo. Ha? Ano yan? Matupan niya, dili ko no gitugot, pero gihatagan o pagtugot ang doktor o pasyente.
ko yan. Huwag itugot, kung yan katagang pagtugot. Oo. O niya, kung huwag kayo pagtugot, nga naman yung naghabang ospital nag-abort? Mu-abort lang ba na naang huwag pagtugot sa taas? Dapat ang taas, doon ay ligoong baluganan. No to abortion. Because abortion is immortal sin. Dapat ka na. Kung gana kay gipagawa sa inyong mga kadakuan, kining mga hospital, mag-abort ka na yung mga bata? Hindi. Wala sila ligong baruganan. Ang gingon din eh, ditugutan ang doktor o ang mga pasyente sa pagdesisyon, ma-abort ba o dili. So, ang resulta sa desisyon, doon ay mga hospital, nag-abort, malalayan sa inquisition. At kaya, sa inquisition, sabi nila, maraming pinatay. O, bakit mo lang kaso na crime against humanity? Ikaw ang may kaso, si Pahang Katoliko. Pero ba? Okay, next question. Okay, okay. Okay. Ako yung hashtag sa ako. Okay. Pwede rin ako. Hey, ngalan ko. Pero ay ngalan si ngalan ko. So, kira-kira kita. Pertan, pero ko ang pertan. Kira-kira magkapit. So, si ngalan ko, bro? Ako magpila si Dimitri Larcosa di ka dito sa sundanan. Sa pagkakilukti, pero nakaanin na mo sa una. So, ang akong pota na, ako si sadili pa kumota na mo, gusto niya sa gabay. Agikan po ko sa Iglesia Romana Katolika sa 2014. Then, nag-opisman ko sa TSDA mo na libalin ko gusto ko yung opisman ko. Ang ating ipaklaro ko rin ang pagkota na may tungod sa adlaw ko sa ulay. So, may tungod sa adlaw ko sa ulay ang ipaklaro. Sa Biblia, ito sa 20, versikulo 8, hanggang sa 11, kung sa mga ibig adlaw ang ipapaulay, Sabado o Domingo. Okay, niyan ko ba? Sa Eksodo, walay klarong adlaw na diskutan sa Tordiba o Sandi. Pero sa libro ni Ellen Goldwine, nga inyong libro, nga Acts of the Apostles, kung sa inyong, Revelation chapter 1 verse 10 adlaw ipapahulay. Unsa man no? Revelation chapter 1 verse 10 adlaw ipapahulay. Unsa man ang adlaw? Ledger Translation Bible before ever later Revelation chapter 1 verse 10 I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. Day of rest talaga. Pero unsa yung mabasa sa Spanish? Revelation chapter 1 verse 10 I was worth your boy in el espirito en el día del domingo. So ang Revelation chapter 10 nagingong adlong ipapahulay domingo na. Sa Spanish Bible Sunday, sa ubang mga English Bible dili sa Tordi. Kaya unsa ang adlong ipapahulay sa mga Kristiyanos? The definition sa Webster Dictionary Friday, Sabbath of Muslim. Saturday, Sabbath of Jewish. Sunday is the Christian Sabbath. Ang follow-up. Sa Exodo 20 verse 8, so kung hanggang sa 11, nakagay niyo sa pahayag sa tubag sa Revelation 1, verse 10 na Sunday. So kay Sunday man, Sunday ang ibatayan sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, disputan na nato ang ganihan na sinaturdi ang sa mga Hudyo. Kung ikaw, Kristiyano, o niya sa turdi imong adlong ipapahulay, ikaw may Kristiyano na walas pasing. No, nga naman. Kaysa Webster's Dictionary, Sunday is the Sabbath of the Christian. Si Ellen Goldwhite nag-ingon sa Acts of the Apostles, nga libro, ang Revelation chapter 1 verse 10 adlong ipapahulay na sa mga Kristiyano. Kung sila nga dalawa, daghaan kayong mga Biblia nga nag-ingon Revelation 1:10 Sunday. Sa Spanish, Dios Padre en el Espíritu en el día del Domingo. Kaya, kung sinabi ni Ellen Goldwhite na
ang Revelation chapter 1 verse 10 at nung ipapahulay, walay Bible na nagingon sa Tordina. Yun ang tubag. Another question. About sa apat ng gihapon. In Genesis chapter 2 verse 1 to 3, na-mention niya ang sabat. So, ang aking pangutana na pray-up, katulong pangutana, pinta ko sabat ang ibantayan na ihimo sa Ginoo sa sinugdan sa kurisyon. Doon ay usa ka sabat ng isgutan diha. Apan unsang adlaw, ang mga Hudyo ang nagpili sumala sa kasaysayan. Gipili nila ang Saturday, nga ang Saturday in commemoration of the pagan gods Saturn. Nga naman, because the Jews during the time, and even pagan, they had a superstitious belief that in every seventh day, evil spirits will lead to the people. And so, dili sila mo trabaho, mo pahulay sila. Muna gipili sa mga Hudyo. Pero kung unsa ang sa mga Kristiyano, malinaw ang sinabi ni Ellen G. White. Revelation chapter 1 verse 10, atlong ipapahulay na sa mga Kristiyano. Unsa nang adlaw? Sa Spanish Bible, Dios hoy en el espíritu en el día domingo. Domingo talaga. Ama to di mo ipahayag karon na ang atlong ipapahulay ipili sa mga Hudyo na ilang ibantayan. Sa Exodo 20, versikulo 8 hangtod sa 11, o Ezekiel 20, versikulo 12 hangtod sa 20, na versikulo, hindi na ako ibasa. Pero akong istorya, nga ang adlaw ipapahulay, dili ang mga Hudyo mo nagpili, nga kini ilang adlaw ipapahulay, kundi ang Ginoo. Ngayon siya, nagyahin kini, alam sa akong alan. Wala ngayon ang Hudyo, gigahin ni alam na mo, kasi bang Diyoba. Kundi, ngayon ang Ginoo, gigahin kini alam sa apungalan. So, naanag niya makita sa niya sa Exodo 20, versikulo 8, hangtod sa 11, na diya ang Diyos mismo mo nag-ikon na gigahin kini alam ka na to. So, ang apunta na maon kami, kinsa may gagahin sa aday pupangulay, ang mga Hudyo o ang Ginoo mismo. Ang siya pa to at lang ipapahulay ang Ginoo. Pero kung unsang adlaw, ang mga Hudyo may nagpili kung unsang adlaw. Kung unsang adlaw, nga at lang ipapahulay para sa Ginoo, ang mga Kristiyano, si Ellen G. White na ingon, Revelation chapter 1 verse 10, at lang ipapahulay na sa mga Kristiyano. Unsang adlaw, sa Spanish, yo voy en el espíritu en el día del domingo. Sa Spanish, pero hindi Spanish ang bakong tinulungan sa bakong kasabutan, Grego, hindi Spanish. Tinuon na, isang pag-Grego pa, pero ang atlong ipapahulay niya sa Grego, kung atong tanawon bisan sa mga English, daghang Bible, niya ang hubad, Saturday. Adi, Saturday, Sunday. Wala kayo mabasang Saturday. Walay version sa Biblia na mabasa ninyo na ipamatudaan ni Ellen G. White na adlaw mga Kristiyano sa Tordi. Ang gingon niya sa iba't ibang version, kahit sa gidala ni book na Bible, Domingo talaga, Sunday. Nami version na gihangiran, pero wala naman ang ataon, ako lang gihangiran. Nga ang Arsisilis mo, nag-angkol na kining Revelation 1, verse 10, hindi na siya Sunday, Saturday na. Pero di, otro ang pagkasulat. Kaysa Grego nga original, hindi mo makubad siya o kanang Sunday or Saturday. Pero doon ay hubad na mong itipigan sa pagkaroon, giandam na para sa sunod ngayon o na pagkitoon, na doon ay Saturday nga hubad gikan sa libro nga pinirmahan. Sa mismo sa RCC. So, sa hangtod karon kanino man ang Ginoo nga akong adlaw ipapahulay o sa ikahatag sa ipapahulay at ko sa Hudyo, ano ilahang bantayan ng ipapahulay, dili ang Hudyo mo ang nipili o adlaw na simbahan. Ang Diyos mo nagpili o adlaw ipapahulay para simbahan sa mga Hudyo. Well, sa inyo, nagplano man dahil mo nga kininiang, ay, pangutana din rin, dapat gidalangin nyo na.
Yeah? Oh. Kay, kami mo may explain ako pa na. Pero niya ang The Voice of Prophecy Principle sa 70 Adventist niya. Kung sa ingin mo, dere, Katoliko ang adlaw sa Ginoo. Hindi sa Manista. Naasa ilang principles, Katoliko ang adlaw sa Ginoo. O niya, ako sa Sabado, kung sa inyo ni Ellen Goldwhite, mga pangita mo sa katapusang panahon, ni Ellen White, iyang gipainom, kayo na sinto sa Sintayono, iyang gipainom ang tanang kanasuran sa sa dino na iyang mahugaw kaulat giunsa niini paghitabo pinaagi sa pagpugo sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Manari mini nga Sabado. Kung kinini asya Sunday, dapat ingon eh mini nga Domingo. Okay, muna ito ba sa mahing bagutan? Nagpasalamat ko sa tubag iklaro si Basa. Pero doon ako iklaro. Aha man ang mini, ang ingon sa Ginoo nga adlaw ipapahulay na Sabado o ang mini na ipapahulay nga wala kininsun sa Ginoo? Wala magdirekta ang Ginoo o Sabado. Kanang gikutlo ninyo, gikutlo ninyo nga Latina Vulgata Biblia nga Latin, matupadari ang Sabado equivocal term. May Sabado nga Saturday, may Sabado nga Sabat. Ang giisgutan diya sa Latina Vulgata Biblia, Shabat na sa Hubat, Sabado. Pero tanawa ang 5-8 sa Juan. Diba? O si Ino, 18. Hindi ang hinungdan anong ang mga Hodeo nagtinguha pagpatay kay Jesus? Latina Vulgata, kay kipungkag niya ang adlaw ng Sabado. So, ang ingon ay lang kong duwag, minigil na Sabado, minigil ng Indo. Sa Juan 5:18, ngayon si Juan ang magsusulat sa libro na gibungtag ni Kristo ang Sabado. Pero si Kristo literally, wala nagbungtag sa pagkalunan ng Sabado, kundi ang mga gibungtag sa mga Diyo. Kana na Asia, ang kasulat si San Juan, si San Juan na nagsulat, iyang ginarate nga nung ang mga Hudyo na tinguha pagpatay kay Kristo. Una, kay gibungkag niya ang adlaw si Sabado, o miangkol siya nga siya anak sa Diyos. So kung dili tinuod, kanang duha dili tinuod nga anak siya sa Diyos. Pero, narisyo na ni San Juan nga mga nagsulat sa panghitabo nga gibungkag niya ang adlaw sa Sabado. Gani, naa sa libro dili, si Ellen Goldwhite kani adto, Domingo ang adlaw nilang ipakahulay. Ulahi na nga gidawat ni Ellen Goldwhite ang Sabado. Pero ihatag nako sa uban ang magtubag kay gani haro magog tinubag dere, na daghan pa man mga kauban mo dere. No? Para di na ko manipuli. So ala sige, pagkutana mo si tata na po manubag o si bro Juan dere. Tanan mo na si Ebe, kamo na puli. Kapoy! Bueno, selamat pero napili ko dito sa tinuodan kay Bakulang Kanawitan. Itan sa Tuan. So, ang lito itong datang na Pastor Pilir kay doon na ito'y tiyo ang hindi mo. Nasa gay mo, siyero ko'y wakmi ito nga. Baliban. So, selamat bro. Welcome ha. 2014 ka na kunyagan sa SPA, pero katol. Inform yun ka, Katolik. O, Katoliko, yun ka. Sa mong baptis, maro, Katoliko, yun ka. O, pero, di man, walang pinta ng sa SPA. Ato lang karuhan. Kaya ang mga SPA mong gumaba sa Gitsyo Dumayin, Timon, Ritsyo, Potso. Hili mo, di ko uno of dos. Anong uno of dos po, uno na basahon, maunong paglikawas sa mga Hudyos kahilip na sa Hebro. Manang otso, pinakabantay kapitulado, kailangan mga adlawa na likawas sa Hebro. Pagkatama, napin magkalipon sa ilimbola sa Hebro, na? Walang man, nagawa na ka. Iyan ka naman po,
pulit niya. Latin monkey, piborito nga niya. Gamit ang pulit na santosong buwan sa bato. Talaga kay Basalan. Pero patapos sa isaya sa umutrisi, gigalit-gugtang sa Diyos ang sabado. Hindi mo nga masahong. Oh, basta dapat. Sabado, gigalit-gugtang. Para mo siya sa Diyos ang sabado, pahulungan ko ang sabado. Hindi mo nga masahong. Para mo siya sa mga singko, disyoso, gimungkan ni Cristo ang sabado. Ikaw ito ang nita kong nika. Atong-atong-atong-atong-atong-atong-atong-atong. Kadyan Pandere, kaya di mo kan ma, mine nga Sabado. Waman lagi nun red mine nga Domingo. Mine pa nga Domingo, anya ka na Sabado. Kano sa mga misul, gano'n ang natin mong kay nanay Sabado. Kay humana hinal ni ang ngalan sa adlaw. O ka ng Sabado, ripirado na sa Saturday. Kay wala ng Saturday, wala pa'y Sabado. Alo, akong paluap, ang Isodo, 20 verse 12. Imo bang gawaton o yun ang humanahigawas ang Israel. 430 katuloy, dikan sa Egypto, gihatag ang napulok kasugo sa Dios dito sa Israel. Imo bang yun ang dito nagsugod ang adlaw ipapahulay nga sa Sabado sa mga Hudyo, o yun ka, o hindi mo yun ang. Okay, salamat. Tikyan ko guys, o yun ang mga Hudyo. Kapilapin mo ka. Kailan ko nga. O yung kang yata na nang papuloy sa mga Hudyo. Kapilapin mo natin mga Hudyo. Naunay. Saan pa mga kanahulit mo si Hinto? Kapilapin mo ka. Kaya mo sila, kibahunong na na. Ha? Wabi ka, mabasa ang Domingo, kibahunong. Ronaldo, balik katuliko, kailan na kanalapin mo ka. Akong paluap. Yun na niya na gihatag ang balaod sa ikupunay ang Diyos gihatag dito sa mga Hudyo. Tinipot baton sa adlang ipupunay isugdan sa mga Hudyo. Karon mga kanako sa paglaro ay Domingo o Sabado raman akong ipaglaro. Ang Domingo karon sa amang gisugdan o bantay na gisugro sa Ginoo. Okay, wala na ko madala ang kamat pinli. Pero gawasan na nandere sa inyong libro ni Apollo? O, dere, walang ko yung kipara nila. Kay, atali, uba manobos ng Indian ay padala itong libro, hila mo kumangi kay Maulabi na. Ayan hingon, kanusa nagsugod ang adlong Domingo. Gisugo sa Ginoo. Kung atong tanahon, sa Hebrehanon, patroso, sila mabasa mo ko, Richard of Navy. Kahit kung si Usko'y nakahatag pagkadla mapawalan, ang Diyos ang dili na mag-iskot o laing adlaw. O siya'y napapawalan ni Usko'y? Sabado. O niya ang Diyos nag-iskot o laing adlaw? O siya mga alawa, Sabado di kapon? Kanos asik Kristo naman mo. O niya matod paskang magpinli, inyong pastor sa Israel, dili na ordinaryo, vice president sa kanang gitawag ko, General Conference, sa Prince 25, na gano'n, Christian na lang siya sa Bata Samad. Christian number one, that's the New Testament. This us, the disciples, worship on the first of the week. Kasi kung sana, nga ang Biblia ba, ang Balang Kusalatan ba, nagtunlo ba, na ang mga disipulo, nagbalaan sa unang adlaw si Mano, kung saan siya napili, it is open stated. That the disciples, and their rituals give fully the first gift and commemoration of Jesus Christ's resurrection. So, talos na nagsugod ang Domingo, sanyang si Kristo na banaw at ng Domingo, o ang mga apostolis, o si kapostolis, gisimba nila ang Domingo at ng Domingo, pero matamasakan ng mga apostolis at simba sa pato, magsabadis na karon, tatong unsi. Kung mamatak, matamasakan, humang si Kristo na banaw. Katong onsi ka mga apostolis kung mislog sa sinaguga araw mo simba sa Domingo at ng Domingo makapasa ka gusto masala ka sitas magsabadista ko ako sa kayo ang kanang kondisyon kung mabasa na ang apostolis nagsimba sa kanilang sa kanilista ka ako meron ang onsi ha kaya ako na ba na si Kristo apas ang Pablo na sa unang pa isang pagamit mo sa ulo. Butapa ka po ka.
Pero karon, ang on si sa kang niyong kanga, nagsukur na mo si Kristo Labanaw. Ano man? Matthew 28, ano? Si Kristo Labanaw, ang Domingo, di ba? Huwag ka. Gisin mo si Kristo sa versikulo 9, sa mabay, sa mga pagdala, ang Domingo. Oh, dalan. Pag humang ng mga sige ang Ginoo niya sa mga babae, at tuwang akong atinunan, patuwa sa bukid sa Galileo, pwede mingon ng Ginoo, at tuwang akong ginunan, patuwa sinaguga. Okay? Patuwa sa bukid sa Galileo, pag-abot sa versikulo 16, gisimba ni Kristo, gisimba si Kristo ng Apostolis, at noong Domingo, dito sa bukid sa Galileo, wag yung sinaguga. Punang mabasa, niya, wa may pasko na mo nga ng bautismo ko, ano ko di mo pa-bautismo, pabunyag ka. Basta mo si Hao, si Human si Kristo naman Hao. Unsa ka unsi sa unsi ka apostolis mo? Ang unsi ka apostolis, gasimba sa Adlay Kaparulay. Gasimba Adlay Domingo. Ay, may kasabot kay? Akong kondisyon na magpagunyag mo niyo mo. Bisa pa kayo dumating, siguro hinilatubig. Kung human si Kristo na banhaw, kay ulusin na lang na sila, kay wala masudas. Kung makamasak ang usal ang kasitas, na ang unsi kapusulis, misulog sa sinaguga, saan lang Sabado, o misimba ni Kristo, magsabatista to. So akong giklaro ang inyong kondisyon, kung nanayo siya og unsi kapusulis, na ako'y ikahatag na apostolis, pero mga apostolis ay hilang unsi ang dinudluan sa mga imbalita. So, tangan apostolis. Kung nila kong kasawa kay di mangyang kong kapabuliyan kay unsi ba yung di pangayok sa request. So, huwag pa sa mga kayo mabasa. Huwag pa yung mabasa. Ang unsi ba? Wala yung panginoon. Tawa sa unsi, meron kong natanap apostolis, dura may sitit ay apostolis. Wala lagi. Ato kang San Pablo ba daw? Di basahan ko ng San Pablo kami? Huwag akong basahon, takong giingon niya. Kung si ang ano ba nung lapin, mabasahan ka ng Buhat Krisi? No? Basahan mo ito ng Buhat Krisi? Inabasahan Buhat Krisi, 42-44. Dili na lang mga puso rin niya, 5-43. Kaya mabukin na lang po. Yeah. Wala niya! Wala niya! Nakaroon! Hindi pa kabunyan ako, kaya huwag ibabasa! Ha? O niya! Buhat! 18-4! Si San Pablo matagal na papulay, usul sinaguga! Nakit lang toge! Araw pagkabing sa mga sabinista! O nga pa ko nahigil na! Apintun ka! Apintun ka! Apintun ka! Apintun ka! O! Kabigonan pa ni San Pablo! O! Oh, nasa aglan! Wala nga! Tumayon mo San Pablo sa sinaguga! O sige mo San Pablo, natin lang tugi. O saan niya magsinom? Maglantugi mo. Yung magulayin mo, magulayin mo maglantugi. Tatawa, natagilawan niya rin. Wala nga, basahan niya mong krisin eh. Basa. Wala po, Biblia. Sige, basa. Pero basa ko nga dito kung sige ha. And mga apostolis na natakutan. Wala kayo, ay ba na lakot San Pablo, lagi na, sige natin. Pero ang pamuntan na lang eh. Pagin mo din ang masamang panahon sa 45 na nasuko ang mga sablista ni San Pablo. Mali ka ang mga nasuko! Pwede ka basahin sa pastor na na? Nasuko mo na bigyan ang San Pablo! Na naman, naingit ang mga sablista. Ako na po natin, Biblia niya, brother. For clarification na lang sa mga namino. Ora, di bolong Malaysia, sa to pa di kina balang imong buhat Malaysia pagila kay booking ng kadaan. Kay wala mong isaligan. Oh, kay isaligan. Ah, ako ni wa mo kay libara pero sige. Buhat Malaysia, padong sa 45 ha. Ayo la ko to 45-4. Ano mo booking ka? Ang basahon na ito, hindi nga mong itudlo. Dadyot lang, iyan ko nung buhat, ayun basahon na ito, ilang itudlo. Sa ito pa, kili-kiliyon. Putol, basta mo nang putol ngayon, putol-putol. Putol na magbasa, doon kayo mong man.
Okay, so, bro. Ako sa nang i-blasta, kayong rock, nagka-ibig na po. Kasi mo mga nyo ni bro. Okay. Unsay, anong gusto nung basahon? Ako ipabasa nga, ang mga apostolis, nagtamod sa ating kapaulay ko, ha? Niya kung si ba nun yung pangayong, niya magpukulihan ba niya? Kay gusto niya, kung si, may kaulit ang kung si, mga apostolis. Bumasa po, ako mong itaglo. Abuhang 13, versikulo 13, versikulo 13 o 14. 13 o 14, ang muna ng 13. Si Pablo, ang iyang mga kauban, tila sila kapusulis? Kumisi. Mga kauban, gawa sa kumisi, nag-iun ko ganyan, doon ay si Kintebos, doon na pagkinintos, doon na pagkipagtulong na ni Juan. Kauban, binawit ikan sa papas, tapos, o niabot sa pilga sa kayutaan sa Pampilya, apan si Juan Marcos, libulag kanila dito sa ibalik sa Jerusalem. Si Juan Marcos, ibalik, so si Pablo, ang iyang mga kauban, nagpagayon dito sa tapos. Gikan sa pilga, diad ko sila sa Antutia, sa Pisidia, o sa adlang ipapakulay, bisulod sila o sinaguga o binipo dito. Nami mabasa na bisulod o sinaguga. Pero may mabasa na adlang Domingo, nanulod sila sinaguga o nalingkod. Nakurang sa dalan, o palitigong, o sa lapit. Sa ito, baga na rin magawa, hindi naman natin, hindi magawa ng sumpay. Ako lang, pakibasa, o sa mamak mo sa 42, 44, lapusan na lang 45, kumulan. Oh, ikaw man sa 42, so good. Laban ako ni Way Antipara, mag-side-side na ano nun. Ay, salamat, kaya na brad din eh, masibo kami anig grado. Kaya kami anig grado. Usa ba bro? 42? Ako klaro nga, minipot sa Pablo, kaya nising pa na. Kaya nabasa man ni bro, sorry, no? Dimitrio bro, no? May lingkod. Okay, okay ha? Akong basahon ang 42 na nandiri sa Luyo. O, tama. Ilang sa ito 46 eh. Pakapinan na ito kusa. Okay. O, 42. Humano na lang na ito ni 52. Akong may magmahay. Okay. O, versikulo 42. Matod pa rin he? Sa pagpanggula na ni Pablo o ni Bernabe sa sinaguga, didapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod nga adlaw ikpapahulay aron sa isayan pa sila ni ining mga butala. O, kurita yun. Ato sa pagluna, kaya ito eh, Juan. Tanagalin, didapit pa. Sa ito ko sa pagluna sa kapitan, what kicker kayo? Sa what kicker natin sa dalang napiton? Di ba? Didapit pa siya sa ito ba din siya kauban? Kaya, magdinapit tayo na mo, kauban mo. Di ba? Didapit. Ato, di nga, aron, deklaro nga. Ganang didapit pa sa ito ko sa pagluna, dili nila kauban. Pareha ko na mo karon, di dapit ko na mo nga muan ni dinhi. Oh. Parintay kwatro. Ako sa ning basahon ang parintay kwatro ha. Sa pagkasunod adlaw ipapahulay, hapit ang tanang tawo sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Parintay 5. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tawo nangasina sila og misupat sa gisulti ni Pablo og ilang gipakaulawan siya. 45 pa na. 45 pa to. Kinsay nangasoko sa Holy San Pablo? Mga sobrista. O to ako ni sa tuyo na apili ka sa to. O misupat sa Holy San Pablo? Nataw ba to? Supat ni sa Holy San Pablo? Ibuking na ka. Ano ni? Ha? Pumansis pa! Kung kaupan sila, ang sinwaling sa Pablo ay lalatan. Pero nangasumpa lang sila sa waling sa Pablo, o kinagisumpat ang waling sa Pablo. Magsusupat din sa kadis na sa waling sa Pablo. O nga pa ni dito, ang pinagsupat-supat, butangi. Butangi. Okay, 46. Matot pa din he. Apan may dugang hinoon ang kaisog ni Pablo o ni Bernabe. Og miingon sila, kinahanglan nga kamo unta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini, og naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili tapos sa kinabuhing dayon. Biyaan kamo namo
o mangato kami sa mga dili Hudiyo. Nabidiyaan mga ni ka San Pablo. O ngato ka hinuna, apil na sabidiyaan. O ngato ka hinuna, apil na sisumpas sa mga ni San Pablo. Muna si San Pablo din sa brista, nga naman. Kay ang mga sablista na kadungot sa wala sa Pablo, wag na wata, disumpak, disalikoy pa sa Pablo, nangasino pa sa sablista. Apil ka sa Pablo, apil ka sa sablista, apil ka sa nagsinasinan sa Pablo. 48, matod pa rin eh. Kay kini ang gisuko kanamo sa Ginoo. Sa gisuko sa Ginoo, gibutang ko ikaw na kahayag alam sa mga dili Hudiyo. Aron pinaagi kanimo ang kaluwasan muabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Laro, dito pong dito, di na kinansapton na si San Pablo di ay dili di ay siya apostolis mga Hudiyo sa mga Hintil. Uli, ikaw kay napaka-Hudiyo magkaroon sa Hintil ka. Pinayag Trislevi, anak paka-Hudiyo sa top sa pundok ni Satanas. Okay, ato sa matahon ang ipadaya. Okay. Sige po. Ato sa matahon ni Abraham. Kay Pinadaya, Kapitulo 3, Versikulo sukot sa kasa 2. Kay magsukot mo ng numero 1. Una ko na ito ang 2, ayat ang 3. Pinadaya, Kapitulo 2, Versikulo 9. Matod pa din eh. Nasayod ako sa imong mga giantos o sa imong takabos apan ang tinuod datok ka. Nasayod ka usab ako sa nasayod usab ako sa mga giputang-putang kanimo ni atong nagpakahudiyo apan mga sakop di ay sa pundo ni Satanas. Aron, ang pangunta na kinsa man ning pakahudiyo. Kanang napakodiyo nagsunod sa patuloy na sudiyo na dili Hudiyo. Ang pangatana, kani Hudiyo ni dili. Nagpakodiyo. Ni ano pa kayo? Satok sa pundo ni Satanas. Wala lang isti yun sa Eterno. Ngayon, kay nagpakahudiyo. Okay, sa Dipadaya, Kapitulo 3, Versikulo 9. Ang hapon pa din sa mga teksto mga kaigsuunan. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo mga bakakon paduunon ko sila kanimo aron paludhon o payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma buisa. Klaro bro ha, katong Kristo yung igamit gitiwag sa basa kaya di magkagustod pasang to sumpay na mabukin mo ka mahinawag ko mo itong pamalanungan kaya nagkita ay mukaw mo sa Pablo ay mukaw mo sa Brisna wak ni dawat sa walang San Pablo managibiyaan mo sa Pablo ako magidawat ang walang San Pablo pero libya siya ay patay na si Kristo mo anhi kay buhi si Pablo wala sa nagwali din nga ang mga Hudiyo galoon sa Domingo kay wala yung Domingo anong panahon na nga ipatay ni San Pablo ay mabasa ang Biblia. So, kaya di ako sa mga pulimupod karon nga nagpakaudiyo ko kabalo nga ko nga Pilipino ko pero hindi ko hindiyo gawas lang sa alay papaulay posible nga mulusot ang texto ako hulaman ang Biblia kayo basahon para makakonter ko sa pagpakaudiyo sa Adventis kaya Adventis mo po na bilo din eh. Hindi mo lang gusto anong katilikban. Gipili lang kami kay Katulik ko, gini. Hindi mo lang ako nagasabot. Klaro yung istorya, sa panista, kung doon yung Biblia na malik naman mo. Una na, ay, pag mo Katulik ko, gini, kami may pagkiya. Ikaw naman mo na malik. Ako ngayon ba, nakay, ang wala ang kuna, tayo na Luigi. Padaya, Chris, may pay? Dos may pay. Dos to ibasa niya. Dos may pay. Dos may pay. Dos ko sa imong mga pagsulay o kakabos. Hinoon dato kayo ka. Ditampalas ka sa nagpakaudiyo. Apan sa...
Nagpakaw niyo? Kini nagpakaw niyo diri. Ako i-explain ako kung ano ko dali ang referensya. Ang imo bitong pang pagpayo ng mga utahan ng mga kay ma-explain mga ka ako rupay mo tangan mo. Bota? Mga niya itong role. Ang role ng mga utahan ng mga utahan. Pero kung mo explain, kamakan mo na din na. Okay, o yan lang ka bro, no? Sige ko, explain bro. Imo ko yun lang nga, kini minsahi sa pinadayag, sa Biblia ng isa, kawag ko kada nag-ibinsa. So, mo yun ka kini minsahi, minsahi sa pito ka iglesia, pito ka iglesia ang nagsulat. Dili minsahi sa bilista, minsahi sa pito ka iglesia. Nahibalo ka sa pito ka iglesia, nandiri, nahibalo, hindi mo na. Nahibalo, ang kahitan ko karon, nag-iglesia ka ta. Hindi, pugnaw. So, karon, ang ako ang iklaro dili, ang sinit na British, wala nila sa Kaudiyo naman. Kaya kinag-isulat nila, mga kaliwat sila ng Kaudiyo, pero opsyok sila gitan sa patulong ng Kaudiyo. Wala na ako ikasulti, bahin ini. Ang hindi kumakaangkod na kami na, wala sila sa Kaudiyo sa dinang mitamod di sa adlaw ipapahulay. Nga naman, kaya nga lang ipapahulay din, iya ni Satanas, iya sa Ginoo. Genesis 2:1-3, ang Diyos naman na nagbuhat sa kalibutan, ipahuway sa adlaw, ipapahulay sa bagyo. So, dili iya sa danas ko dili, iya sa Diyos, dili iya sa mga Diyo. Di ba naon lang niya, 430 BC, na dihatag dito ng balaon, pahulay. Okay, sigurad ko tanak ko yung mga tana, Neron. So, ano mo mga nabasa, na doon ay mga nagpatahod niyo. Kanyang nagpatahod niyo ni, hindi yun ni, dili. Kung ginoon din niya, kaliwatag mo niyo, pero nang pagtulong na nagsyot sa Hudiyo. Ang larungan ba? Sana napakaw niyo, ang nasilipi ang at Hudiyo, dili. Motobag ko. Alam dito ba akong malikon? Hindi sila, kaya nakamitbuktan nga dokumento ini, Hudiyo sila sa kaliwatan sa ulod, o sa dugo, sa dupe na lahi. Ko na magalag Hudiyo, mas kaliwatan. Ang mabas, kaya nagpatahon niyo ang nasilipihan na Hudiyo o dili Hudiyo. Kani tubag ka? Tubag na ko. O may pinuksan eh, usay tubag. Kiling nasulat din eh, ang halikoptan ang dokumento gamitong sa plaster na libate na ang nagpatahonyo kaliwatan sa mga Hudiyo sa ulod o dugo. O nasulalikin eh, Hudiyo sa pagtulunan, dili Hudiyo kay pagtulunan ang naadirin. Sa'yo, kung ito na, ikaw karong nilagtarog, Hudiyo ka, dili? Tubag ko. Hudiyo ka, dili? Sa di punta kong tubag, ang ato ang di mamagudari sa Badura, Hudiyo, dili, Hudiyo, o dili. Kandod, may explain na magugkang? Kung niya, yung ibang sabi na kong lahat, ane, na namili ka din niya, maramang niya po yan, nagpaka-Hudiyo, lipang sa pundok ni Satanas, ang ato pangutan na rin, ikaw mismo nabasa, ikaw rong na nagparoon kay St. Sebendad Mendes, Hudiyo ka, dili? Ako yung bag. Dili ko Hudiyo. Pero dili na mo ang nabasa. Kay dili yung manay ka Hudiyo, nagsunod ka pagtulong sa Biblia, wala? Mutubag na ko. Ang akong gisunod pagtulungan sa Biblia, na wala bantay sa mga Hudiyo o tinarong, ano ang ipunupunuan nila, dili pwede magbuha sa aming paulay. Kung dili ang gibalawon sa ipapaulay, gibanghin. Kung ipunupunuan. Nakabasa ka na. Matthew 15:18-19. Wala tunong siya nagsunod sa pagtulong na suni na nang dagong anak. Kamang at nang ipapahulay kapito, pagtulong na suni o dili? Mutubag na ko. Pagtulungan sa Diyos na ginatap dito sa Diyo. Basa ang Biblia. Wala na eso katawa. Basa ang Isuro 20. Kinsa ang gahatag sa balaod sa mga Hudiyo? Kinsa ang gahatag sa anong ipapaulay? Ang Diyos o ang Hudiyo? Nasa niya pigsoon na mabalik na mabunguta na? Tuga-tuga mo nagpamahiyak mo niya. Ha? Ato mabunguta na ba? Kanay kapitong adlaw ba si Tsudo? Kinsa ang isogo ang nasa Diyos? Hudiyo o Pilipino? Kung tubagan ako sa Exodo, dagang tubag. Kaya isa nyo ba, Bayupi? Unong at usutso, kinsa'y isa ko mga,
sa Diyos, kay Diyos mo kayo nagsugo, Hudyo o Pilipino, tumata. Ang imang gusto kay Ipati. Pero ako gusto, pagintuon o paglaro. Ganyan mo ganyan. Ang iso, hindi ang tao. Ito, friend. Kung saan nasa balista, mga kanil na ikat ka mga lumag? Laro kayo na hila, nagkakasa balista ba? Kasi ito ang tamutama, ano di ba kaganda? Laman din ako, mapahayap. Kaya kung akong nabasa na ni sa ni Hatada ni Hudyo o yung ka makaka nabasa mo sa Biblia ang unang isugo mga Hudyo basta patuloy ko kasi ulay wala ano na ang Hudyo may dinawa kaya yun ang mangyang control na ang isugo na iang mga Hudyo samantala mo yung kadalya, wak ka rin sunod. Ngayon mong yan ko, nangisubo ang nalilap at huloy, mga Hudyo. Yung kadalya nga, wak ka rin sunod sa patulong na Hudyo. Aming tinood na naroon? Ang tinood, nasa Marcos. Pero, hindi lang na ito bagay, wala may yung gawa sa kadalya sa huloy. Marcos 2:28. Si Kristo agalaw sa Sabado. Yung 77, ang ating pagkulay para sa tao. Sa pagkatao mo ko, naobligado ko sa Sabado. Marcos 2:27, Bediyoso, maunay rin ka pong ano ron? Masarap rin lang. Ato ni Matawang, eh, maunay ganahan lang ha, Bible. Napahamak ko, kapitulo 2, kay adlaw ipapahulay para man pagkanaang tao. Tao ka ho, ang adlaw pagkulay dibuat alang sa kagawan sa tao. Di ala sa lakotod. Ang sampay turo ala, apang wala buhatan at ang tao alaw sa napapahulay. Di naman ang masawa. Matutalin nga sa San Marcos, kapitulo 2, versikulo 27, hangtod sa 28. Unya, miingon si Jesus, ang adlaw sa pahulay, gihimo alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw, adlaw sa pahulay. Busa, ang anak sa tao, binuupod sa adlaw sa pahulay. Sa lain version, ang adlaw sa pahulay gibot alang sa kilang sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Ikaw, brad, kay tao mamukha, wag ka po hata alas sa napapulay. Manong tayo, so, busa si Kristo ang mag-uok o busa'y angay muhapon sa adlang ipapulay. Dili ang mga Hudyo. Sa naman, Exodus. Bakit yun? Hanakay mo karon? Ha? Sa naman, ang Hudyo na nabot. Ang adlang napulay sa limuan o balaod na big penalty. Ha, big penalty. Exodus 16:23. Amin ang Brian. Wasipong kapasay, pastora ni. Exodus 16:23. Kayanglan ang iyong lungagong bernes, lungagong natanan. Kaya sa adlong Sabado, bawal na ang maglungag, maghikay. Kamu kahikay, magkakumog sa Sabado. Muna ikaw ang Sabadista, gawas pa kailin din bigi mo, hatok pa din mo. Ano? Wala sunda ang senas din niya. Di ba? Muna, Brad, isip-isip, balis ka po niyo kay Ailad na ka. Muna nga klaro, si Kristo ang magbuot o unsay buhaton sa adlaw ipapahulay. Dili ang mga Sabadista. Ganoon, bispo lang pag-alit mo sa kitan, sa adlaw ipapahulay? Bawal. O yan, pamutan na ganyan. Kay ako ito ng tamat Diyos. Ano mo pa na po niya, kung nakamasakta na ang tusi kapusulis, Resort or unsay, resort sa sinibuga o may simba sa tulino at ng sabado, huwag isa namasa. Pero na ako'y mabasa na saan lang ipamulay si Kristo na mapusulis tosto man, saan lang ipamulay nangot ko ang buhay. Ang may atutuan na yun. Kanain mong di mabasa, kanya ako mabasa. Na ako sulis na ang napapulay. Wala sinagugang tosto man, ang yan eh. Nagkarao. Mula di ha. Wala mo, nailad ang taong nalagay. Ano man, I'm sure, katuloy ko kanil, wangin na to, ang ganit safety kanil, di ni mailad. Wala, sorry bro na. Diyasok mo din ha. Ako'y sunod si bro, kumunta naman ka bro. Okay.
Nalipayla sa aking hangalan ko sa ligit pagkapangutana. Okay, bayong hapon, ganatong ganan. Ako si Marcelo Bangon, ikan po sa sindangan, kaupan po may kunya, di ako nilikan sa Katoliko. Ah, ang aking pagkutana, gamay na Diyos kaya? Sige naman kita o claim na ang adal papahulay Domingo, bisag huwag mabasa, niya di pagkip mapamatundan. Pagkutana na ko. Sa pinanayag uno versus colleges, adlaw ipapahulay na o dili, tubag? Laro mo din na, adlaw ipapahulay. Ano naman, mismo sa Latin Vulgate Bible, kung naaman mo ana, naanas Pastor Baglaris, naanang goyo-goyo, adlaw Domingo na. Kung saan mo ng Domingo, Spanish, Spanish, Domingo. O nga, kung saan mo lang sa, kuhay? Natural, inyong libro, ako masama. The Great Controversy. Ang Sunday ba? Sabat ba? Okay na. Inyo na yung libro? Ah. 69 sa The Great Controversy. Dito ni, the original Latin described the wilderness as keeping the just dominicalis. Masa ka no? Yes, Dominicalis or Lord's Day. Masa may Lord's Day? Adlaw sa Ginoo. Open close parenthesis, Sunday. Dito sa Saturday. Sunday has been translated Sabbath. Ang Sunday niya ay adlaw papuhulay. O niya adlaw papuhulay. Kung masama ko sulit, nagtigong adlaw Domingo, Buhay 20, versikulo 7. Muna kagalihan, nakabasa pa ka, nabunyagan ang patron. Ako'y pahimalubro ka nga, tama lang sa ula 5 ni Nero. Okay, sunod na pamuntana. Ang pinanayag 1, versikulo 3, adlaw sa Ginoo o adlaw ipapahulay? Tubag, kategorikal na pamuntana. Ako na ganigibang sa Lord's Day. Mabay yung libro, musubat na siyang libro. O niya, di mong translated Sabbath. O saan ang Sabbath? Hinapahulay? Klaro na isang inang libro ang masubat-subatan. Nakunay. Libro ang inilay. O niya, gawa saan na? Kapag hindi niyo? Kasi mga tanong sa kinsay na kwan. Tapos ang pasawang kay... Sita na. O, kasi kayo na rin. Question! Of past generation. Amin na ha? Inyong libro na po. The Great Controversy. Controversial yun eh. Sige, ako may pabor rin mo. Sa page 239, Christians, but Christians of past generation observe the Sunday. Masagal mo? But Christians of past generation observe the Sunday. Supposing that is keeping the Bible Sabbath, and there are now true Christians in every church. Pinuod ng Christianos. O niya ito, kay Sabado mong ka, niya ka pakulay sa Christianos, Domingo man, Sabado mong ka, ikaw ay Christian ang walas pasin. Niya mo na kay Sudan. Kung atong Tungkat pagayong, tingali, natungon po din sila ni Pinanayag Unodis, ang adlaw sa Ginoo mag-iisgutan rin, yes, adlaw Domingo, tungkol kay adlaw pili sa pagabanaw. Pero pili adlaw nga ito pa unay. Tanaw na kung unsan ni adlaw pa unay, niya sila bitriya mga kay Sunan. Ah, kay mamahayag na mabukaroon, ikaw na po yung tumulutan lang. Okay, ha? Iatros, kamo yan, oras? Ang adlaw ipapahulay mga kaitunan, sumala sa ilang kabibriya, Kristuhanong katilingban, bibriya mga kaitunan sa... Ada-adiya, listahan sa mga pulong. Maliwag kong basa, moderator, o ni amigo. Listahan sa mga pulong, adlaw ipapahulay? Dili na lang ako basa? Bro, ako alam mo sa bro, kay Arun na siguro. Okay, akong basahon ha. Ang listahan sa mga pulong. Matot pa din eh. Adlaw ikpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa simana,
close open parenthesis, Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini sa pagsalo sa adlaw sa Birlis o matapos sa pagsalo sa adlaw sa Sabado. Didili ang pagtrabaho ni ining adlaw. Katang, kay imo man ang teksto, ang adlaw Sabado sa mga Hudiyo o sa magkamagutan lang. Sige lang, atong hatagan o pagtagan. Okay, so na adlaw na ipapawala ay sumala sa Biblia sa Katoliko, Sabado! Adlaw ipapawala ay Domingo sa Biblia. Oh, okay, pagkutan na. Ang mabasa niya, ang ikapitong adlaw na sa Revisiva do, adlaw ipapawala sa mga Hudiyo, pagkutan na, Hudiyo ka, dili! Ang imong pangutana, matagal na ito. Sige. Categorical must be answered categorically. Kaya klaro man, ang adlang ipapahulay ng inyong ginglon, adlang ipapahulay Sabado sa mga Hudiyo. Ako pangutana, ikaw rong nabasa, Hudiyo ka, dili. Matawo, dili sa mga Hudiyo. Ah, dili sa... Murag nakapuntos pa. Oh, ang adlaw ipapawalay di buhat para sa tao. Ang Katoliko tao ni Hudiyo po sa pagbantay. Sa adlaw ipapawalay ka sa Bado. Natubag ka po ko sana. Bro, mona bro. Ang akong pangutan na rin ba? Hudiyo makadilig. Ngayon makadilig. Ngayon ka apil-apil mang kanin di man ka Hudiyo. Nakulot ka kadilig sa mga Hudiyo. Dawato ni mo. Ah, Marcos 2:27. Gibuhat ang adlaw ipapawalay dili ang sa mga tao, dili sa mga Hudiyo. Mabalik lang yun din, ha? Dili lang ko, dili. Dahil ayaw pastor dili. Oh, akong challenge mo. Gusto nga ko. Makikibatin ko sa mong pastor. Ano yung papahulay? Dahil ano rin. Sige lang, kay Lauderon tayo parawan na. Ako lang po yung pagkutanan. Last na pagkutanan. Sa wala pa ang mga Hudiyo, naana ba ang adlaw ipapahulay? Tubag. At Diyos. Sa grace yun. Pero wala pa na ay nanligay o kami nga ng adlaw. Ikapito lang na. Pero sa dandingan na ng adlaw, wala nga na sa Torbay. O niya, ahaman na makakita sa Torbay sa kalendaryos Katoliko. Nga naman, ang Gregorian kalendar na kumon na digamit ni Pope Kalimutan, 1582, bihanay ni Pope Gregory. Ang STA, na-organize, na dinamay 3,500, 1863 lo. O na, ang imong founder na si Ellen Dulwhite, na dinon na minay na propito, ha? More than 10 years, Sunday keeper. Yan naman, kay Methodistian na tao, binilagan si Methodist, Sunday keeper. Nimbahin siyang nilirais, nabulyakan sa Miller na po, Sunday keeper. Na-disappoint man siya sa ng Miller, nagtungkod siya kailangan niya, nung magkaling ng founder na nagsandikinder na sa una. Ha? Tanong sa mga insulto, 1863 na. O niya, nagsugod na mo, ang pila ka po? 3,500. Sabo ba, before 1863, wapay si Berti at Vintes. Okay, salamat kayo sa mga CMD dito sa Usamis, pagkalindot din kayo. Ah, mga kaitsunan, sa tinutan nila, ang Seventh Day Adventist, wala sila misunod sa mga Hudiyo. Yes, ito pagtiyaga, ana-ana, ang adlaw ipapulay sa wala pa mga Hudiyo. Yan naman, ang Seventh Day Adventist, wala rin pagka Hudiyo, kundi ni misunod siya sa Ginoo. Napa sa creation, wala sila kasunod sa mga Hudiyo. Susunod ikaw, Katolinesis 2, 3, mamatay na rin, kasunod. Kaya ang Diyos ko ipahulay. Dos Pedro, tres otso, isa ka adlos kino, isa ka limo sa tao, musunod ka to. Aptan, di ka isa ka limo yun yan. Patay na ka, di ka aptan isa ka limo ay.
Hanggang si Maulay ato! Kanya yung sundan! Nausa, patay ka! Kaya sa Carlos! Ginoo, Diyos, isa ka rin yung tao. Kanya yung sundan ka na, after pa ka, kita ka, sa Carlos. Maabot pa ka 6,000 years! Ay, ato mo Maulay! 7,000 years! Ako yung maabot 7,000 years sa tahanan! Ikaw, wala nga, isip-isip ba? Magamit mo picture, ilan yung ako ng punon? Una nga, niyagosan na, diri siya yung libro, katapusan. Di pugos ang katawan sa pagdawat sa mini na Sabado. Isip-isip, Brad, kayo yung libro na ginon, kanyang Sabado, mini na na. Ganang mini na? Kay wagi, apostolis, nagbantay anak. Biktima ang atumino sa Sabado niyo. Di patay sa mga sabrista ang atumino. Gumikan lang sa adlaw ng Sabado. Anak, sabot lang na at masawang? Unang Tesalonica 2:14-15. Dili lang si Kristo gipatay sa sabrista. Laki pang mga propita. Kung sa inyong dan, gumikan lang sa adlaw ng Sabado. Muna ikaw, Brad, isip-isip, Brad. Kayo maling niya ang tayo. Actually, ka din niya. Ha? Mga Adventista, 70 Adventist, Yudyuron sa impirno, di ka mabalik ka tulito, at pwede ka silinyas yudyur. Dali salamat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.